apat na malalaking package galing California ang dumating sa Port of Clark noong Martes. Idineklarang chair at bar stools ang laman ng mga ito. Ayon sa customs, mga silya ang laman ng mga kargamento. Pero nakasilid sa loob ang mahigit 17 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 120 million pesos. The shipments were subjected to X-ray examination on June 6, 2018 and showed images of organic substances. Customs examiners sought the assistance of the K-9 unit. Nakapangalan ang mga package sa magkakaibang tao sa Quezon City at Taguig. Kaya ikinasa ng PIDEA ang controlled delivery para mahuli ang tatanggap sa mga package. Ayon sa PIDEA, peking mga pangalan at address ang mga nasa manifesto. Pero dahil may mga contact number na nakasulat, ito ang kanilang tinawagan. Isang babae ang nahuli dahil sa pagtanggap ng isa sa apat na package. Wala namang tumanggap sa natirang tatlong package. Most likely, they are using fake addresses. And so because the addresses are fake, normally we will be able to contact them through the cell phones. So when they will respond through the cell phones and they will be negotiating. Tingin ng PIDEA at Bureau of Customs, isang international drug syndicate ang gumagalaw para magpasok ng mga droga sa bansa. Kamakailan lang, may nasabat din droga na dumaan sa Clark Freeport Zone at itinago rin sa mga furniture at cooking grill. Galing din sa California ang mga kargamento. Most likely, the syndicate are using different persons, different personalities, but only one is operating or orchestrating the movements of these shipments as well as those who will be required to receive the packages. Ayon sa otoridad, miyembro rin ng sindikato ang babaeng tumanggap ng package. Sasampahan din siya ng patong-patong na reklamo. April Rafales, ABS-CBN News.